Hello po mga kajologs. Gagawa po ako ngayon ng pandesal. So, tara na, samahan niyo ako. Ang una ko pong gagawin, imimix po natin yung mga dry na ingredients sa isang bowl. Melt. Tsaka instant yeast. Yung salt. At sugar. Haluin po natin. Sunod po, ihalo natin yung egg at butter. So, isan natin. Lagyan po natin siya ng hole sa gitna at ibuhos natin yung minix nating ingredient. Haluin lang natin ng ating spatula. So, na-mix na po natin. Lagyan po natin dito para mas lalo natin ma. Ano ang harina? So, try natin. Pag medyo po basa, add lang tayo ng flour, paunti-unti, hanggang sa maging okay ang ating flour. Add lang ng konting flour. Hanggang sa maging okay ang ating dough. So, tigil lang po.
hanggang sa maging okay na po ang ating dough. Alam natin yung kamay natin ng counting oil. Ayan po. Po. Okay na ang ating dough. So, lalagyan na natin siya sa lalagyan at ano lang natin ng kanting oil. Yan. Hintayin po natin siya ng mga babad natin siya ng mga 1.5 hours. Pero tingnan natin kung maging double na siya. So, hintayin natin hanggang sa maging double na ang ating dough. Pagpapatuloy na natin yung dough natin. Ayan. Double na po siya. Ayan o. So, kunin ko. Dipat ko dito. So, sana maganda ang ating dough para sa ating pandesal. Medyo malaki siya at mahaba, magdodoblehin natin. Kinap ko siya ng dalawa. Hindi na po ako gagawa ng measurement dahil pang bahay lang naman to. So, ikakat ko siya. Ayan na po. So, hindi ko na siya gagawin na bilog-bilog. Didirekta na po sa breadcrumbs. Mayroon po tayong breadcrumbs. Ayan. So, ayan na po. Oh. Shape na siya. Pang-pandesal. Pang-bahay lang ha. Ayan. Lagay natin sa breadcrumb. Ayan. Na po. Ayan. I-sit aside natin siya mga 5 minutes or 10 minutes. Ihasa lang natin siya sa oven. Preheat ko na po siya ng 170. Ayan. Sinalang na natin mga ilang minuto. Kukunin na natin yan maya-maya. Ayan. Ang ating pandesal. Ayan, luto na ang ating
pandesal. Ating kunin na. Yan ang ating pandesal. Ayan. See? Ito na ang ating pandesal. Ayan. Finish product. Thank you for watching.